sa mga oras na pinatitibay tayo ng Diyos. Ito na yata ang hindi natin mag-get sa buhay natin ito. Kung kailan ginagawa ng Diyos, kung ano ang gusto niya at plano niya sa ating buhay na totoo namang para sa atin, sa ikauunlad ng buhay natin, sa ikagaganda ng buhay natin, minsan, di natin mag-gets ang ginagawa niya para sa atin. Sa bawat pangyayari sa ating buhay, kung tama ang relasyon natin sa Diyos, ay may pupuntahan lahat siya. May purpose, may gusto o pakay siyang gawin na bahagi ng kanyang plano. O naman, kapag ang Diyos ang nagplano, maayos at maganda ang dulot nito sa iyo. At hindi lang sa iyo ang effect na maganda at maayos, kundi kasama ang buong pamilya mo. Kung ang purpose niya ay patibayin ka, alam mo na siguro mga darating kapag ganito ang gusto niyang gawin. Alam mo na siguro ang mga mangyayari kapag ang gusto niya ay tumibay ka. At alam mo naman siguro na kapag gusto ka niyang patibayin dahil may paparating, dahil may blessings, na kailangan ang katatagan mo, ang lakas mo, ang tibay mo. At di lang yan. Hindi lang lakas ang madedevelop sa'yo. Kasama na dyan ang wisdom. Kasama na dyan ang talino na kasama sa mga mangyayari. Hindi lang para ikaw ay palakasin, kundi para gawin ka ring matalino. Sana lang maging open ka sa mga matututunan mo. At yun sana ang maiwan sa'yo, hindi ang mga tampo-tampo sa Diyos. Natutuon naman na yun ang unang nararamdaman natin kapag meron tayong problema na pilit nating iniintindi. Ang gusto lang niya ay paniwalaan mo siya at ang kanyang magandang plano. Sa ngayon, sa buhay mo, paano mo nalaman na parusa yung nararanasan mo at hindi training para sa isang magandang blessing? Mag-focus sa ultimate na gusto ng Diyos sa'yo. Kapag nahihirapan na, tawag na sa Diyos. Hilingin ang mga sitwasyon o taong tutulong sa'yo. Lagi mo naman pwedeng asahan ng Diyos. Lagi siyang nakaready na makinig at ready na kunin ang anuman ang gusto mong i-offer o ibigay sa Kanya. Mag-focus sa mga meron sa'yo at huwag mag-focus sa wala sa'yo. Mag-focus sa Diyos na meron ka na patuloy na nag-aalaga sa'yo. Patuloy na gumagabay sa'yo. Patuloy na nagbe-bless sa'yo. Sabi nga sa Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Thanks for watching. Paki-like and share ang video na napanood mo para mas maraming matulungan ng mga kababayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, hanggang sa ibang bansa. And don't forget to like and follow my page, Dennis Antinor Jr. Certified. Thank you and God bless.